Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu. Amen. Binati ng Anghel ng Panginoon si Maria. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa sa inyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, amin. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa ayon sa wika mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa sa inyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nanahan sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa sa inyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Santa ang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga panako ng Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yaman din lamang sa pananalitang anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo. Pagkundangan sa mahal na pasyon at pagkamatay niya sa krus. Bahaginan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian ng langit. Sa pamagitan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at pagpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang araw po sa lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa Simbahan ng Malate. Ang ating banal na misa ay pangungunahan ni Father John Laydon. Inaanyayahan namin ang lahat na samahan ng mga pantas sa pagtungo nila sa Bethlehem habang umaawit ng We Wise Men from Orient Are. Bearing gifts we traverse afar, field and valley.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papuri sa Diyos Ama na ipinakikilala sa araw na ito ang Kanyang Anak bilang ilaw ng mundo. Naway ang liwanag at pagmamahal ng Diyos ay sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Ngayon muli natin maririnig ang kwento ng mga pantas na sa patnubay ng tala ay nagtungo sa Bethlehem upang magbigay parangal kay Kristong Sanggol. Tayo rin ay maglalakbay tungo sa makalangit na Bethlehem upang umaasang makikita ang Panginoon. Tayo ay pinatnubayan di lamang ng liwanag ng tala, kundi maging ng ilaw ng ating pananampalataya. Hilingin natin sa Panginoon na pagtibayin ang ating pananampalataya. Panginoong Jesus, Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, tatanglawan mo ang buhay ng tumatalima sa iyo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, inakay mo kami mula sa kadiliman ng mundo, patungo sa maningning at puno ng galak ng tahanang walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Makiisa tayo sa mga pantas sa pagbibigay puri sa Diyos. Sa araw na ito, ang mga pantas ay nagtungo sa Bethlehem. Kasama nila, Panginoon, kami ay narito upang sumamba sa iyo. Sa araw na ito, ang tala ay gumagabay sa kanila patungo sa sabsaban. Kasama nila, Panginoon, nais namin tanglawan mo kami ng iyong ilaw. Panginoon, Krisa Diyos sa kalitasan. Sa araw na ito, nakita nila ang sanggol at si Maria, ang kanyang ina. Kasama nila, Panginoon, nais namin matuklasan ka sa aming kapwa-tao. Papuri sa Diyos sa kalitasan. Sa araw na ito, sila ay nagpatira pa sa harapan mo at sinasamba ka. Kasama nila, Panginoon, nais namin sambahin ka at sumunod sa iyo. Sa araw na ito, may inialay silang handog kay Kristong Sanggol. Kasama nila, Panginoon, nais namin ialay sa iyo ang aming sariling buhay bilang handog. Manalangin tayo. Panginoong Diyos ng lahat ng mga bansa, namalas namin ang ningning ng iyong tala sa kanyang pagsikat. Ang liwanag ng iyong salita na naging tao na naglagos sa kadiliman na bumabalot sa mundo at naging hudyat ng kapayapaan at katarungan. Tanglawan mo at pagliwanagin ang buhay ng iyong mga nilalang at himukin ang mga bansa tungo sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang iyong salita na naging tao, na bubuhay at nananahan sa iyo kaysa ng Espiritu Santo
sa ningning walang nang walang maliw na liwanag, Diyos na magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyopo po tayo at pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa liwanag na dinadala ng Diyos sa ating daigdig na paminsan ay nasa kadiliman. At also, paliwanagan din yung isip natin tungkol sa balat ng Diyos. Sa pangalawang pagbasa, pinag-usapan yung strategiya ng ating Diyos na matagal na inilihim. Pero sa sanggol na ipinanganak sa Bethlehem, ipinahayag niya sa lahat ng mga bansa kung sino ang Diyos at kung gaano'ng kalaki ang kanyang pag-ibig para sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampu ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae, kargang silang mga bata. Ang tanawig ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong paragatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating sila, may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through everywhere, Hosanna to our King. Songs of angels, glory on high, and peace to all on earth. I bear Hosanna to our King.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkapanganak kay Jesus sa Bethlehem sa Judea, sa panahon ni Haring Herodes, dumating sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. Nagtatanong sila, nasaan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang pagsikat ng kanyang tala sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Nang narinig ito ni Herodes, naligalig siya at ang buong Jerusalem. Ipinatawag niya kaagad ang buong kaparian at ang mga dalubhasa sa batas at itinanong sa kanila kung saan ipinanganganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem ng Juda, sapagkat ito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem sa lupain ng Juda, hindi ikaw ang pinakaaba sa mga angka ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno. Siya ang magiging pastol ng aking bayang Israel. Kaya lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at hiningi sa kanila ang mga impormasyon tungkol sa sumikat na tala. At sa kanya sila pinapunta sa Bethlehem at sinabi, pumunta kayo at alamin ang tungkol sa bata. Pagkakita ninyo sa kanya, bumalik kayo sa akin para makapunta rin ako sa kanya at makasamba. Umalis sila pagkarinig nila sa hari. Nagpauna sa kanila ang tala na nakita nila sa silangan at tumigil ito sa itaas ng lugar na kinaroroonan ng sanggol.
Labis na natuwa ang mga pantas nang makita nila muli ang tala. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol kasama ni Mariyang kanyang ina. Lumuhod sila at sumamba at binuksan ang kanilang mamahaling dala at hinandugan siya ng mga regalo, ginto, kamanyang, at mira. At nag-iba sila ng daan pag-uwi nila sa kanilang lupain dahil binilinan sila sa panaghinip na huwag nang bumalik kay Herodes. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, happy Three Kings sa ating lahat. Ewan ko kung narinig niyo na mga nung nakarang linggo may naganap sa langit. May dalawang planeta na napakalapit. I think it was Mars at saka Jupiter. At parang lumalabas parang isang star. At ito ay bihira na nagaganap nito. Nung nakaraan, they reckon it was 800 years ago nung nangyari ito noon. Tapos may nag-iisip din na baka ito din ang o isang bagay katulad nito ang naganap sa kwento sa ating ebanghelyo ngayon na may bagong, kung mga planeta kung lalapit na sila, mukhang bagong bagong bituin yan. Anyway, yung lahat nito ay simbolo para sa atin. Simbolo ng katotohanan, ng malalim na katotohanan. Na ang Diyos ay may balak na ipahayag ang mabuting balita sa buong sangkatauhan. Tapos medyo mahiwaga ang paraan ng pagtupad nito ng Diyos sapagkat pinili niya ng isang bansa lamang, ang mga Hudyo, at matagal na sila lamang ang kinakausap ng Diyos. Pero sa taktang panahon, yung mga bagay, sabi ni San Pablo, ipinahayag niya yung mga bagay na lihim mula pa. Kaya yan ang pinagdiriwang natin ngayon at inaala-ala natin na may lugar at may panahon na ang Diyos ay nagpahayag sa lahat ng mga hentil. At napakaganda ito para sa Pilipinas sapagkat ang taon na ito is the 500th anniversary ng pagdating ng mabuting balita dito sa Pilipinas. In 1521, siguro alam nyo ang kanta. Pero this year, magdiriwang tayo ng pagdating ng mabuting balita dito sa Pilipinas. At marami na dapat nating pasalamatan dito, sa pagdating ng sa mabuting balita sa Pilipinas. At nakikita natin sa ating daigdig ngayon yung itinanim noong 500 years ago, ngayon kumakalat sa buong daigdig. Marami akong naabot na bansa na sabi ng mga pari sa akin, ikaw nagtatrabaho ka ba sa Pilipinas? Say, oo. Say, ay, salamat sa Diyos para sa mga Pinoy at Pinay na nandito sa, siguro patay na ang aming simbahan pag wala sila. At tapos pagdating nila sa kung sumasali sila, talagang masaya at may
may bibo ang mga celebration namin. So these are mysterious things, and inanyayahan tayo na isipin natin na tayo ay yung mga pantas, yung mga hentil, yung mga tagalabas ng sambayanan ng Israel. Pero isinali din tayo dyan. At ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng liwanag. Maliliwanagan tayo. Basta maging bukas tayo sa gustong ipahayag ng Diyos sa atin. At yan lang ang hinihingi ng Diyos sa atin, na maging bukas ang ating loob at ang ating mga puso sa liwanag ng ating Panginoon sa taon na ito. Naway pagpalain tayo sa kaslukuyang kalagayan natin, na maging matyaga tayo, magtiis kung anumang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Kaya tumayo po tayo ngayon at magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may tatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Nalaluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto. Hukom. Sa mga nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ang ating Ama sa langit na inihayag ang kanyang anak, mamamagitan tayo bilang ilaw ng lahat ng bansa. Nang buong katapatan at pagtitiwala, manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ngayon. Panginoon, tanglawan mo kami ngayon. Para sa simbahan sa buong daigdig, naway kanyang mapagbuklod ang mga tao sa lahat ng dako at maging daan sila tungo sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ngayon. Para sa mga pinuno ng simbahan at misyonero, naway mapagtipon ang mga nilalang ng Diyos na may pagkakaiba-iba ng kultura, wika, kakayahan at ministry. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ngayon. Para sa lahat ng naghahanap ng gabay ng tala, naway matuklasan nila ang kabutihan ng Panginoon sa mga taong may pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ngayon. Para sa mga manlalakbay, refugees, at mga OFWs, naway lagi silang pangalagaan ng Diyos at mailayo sa lahat ng panganib. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ngayon. Para sa ating sambayanan, naway buong katapatan nating ihandog kay Kristo ang ginto ng buhay na pananampalataya, ang kamanyang ng ating mga pagsamba, at ang mira ng pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ngayon. Ihalay din natin ang ating sariling mga kahilingan, lalo na sa taon na yung bagong taon na ito. Pinagkukunan ng liwanag ng buhay, ngayon ay inilahad mo ang iyong anak bilang
liwanag ng lahat ng tao. Naway mas sundan namin siya at maging kumikinang na liwanag, magpakailanman. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Sa pamamagitan ng lingning ng tala o Diyos ng sansunukob, pinatnubayan mo sa liwanag ng daigdig. Tanggapin mo ang mga alay ng iyong nilalang, ang ginto ng aming katapatan, ang kamanyang ng aming panalangin, at ang halimuyak ng aming buhay. Lahat ito ay aming ginagampanan sa pamamagitan ni Jesus, Panginoon, walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong Giniliu na siya ay hindi na iba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin ay magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Nagpupuno ang langit ng lupa,
Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesus Kristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinakahati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kinugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa aming ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasalamat ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na pagkahain ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong sambayanan, mastan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming makamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, ang tagapagasiwang obispo si Broderick, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Tingin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig.
Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubiling ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Panginoon, iadya mo kami sa pagkamakasarili na nagsasara sa aming mga puso at kamay sa pangangailangan ng aming kapwa. Tulungan mo kaming mapagsabihan sila ng aming biyayang karunungan, pagmamahal at pagmamalasakit upang maging handa kami sa pagdating ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, nawa ang tala ng iyong kapayapaan ay manatili sa mga nananampalataya sa iyo. Sa pamigitan ng iyong liwanag, naway maakay namin ang mga hindi nananalig sa iyo upang mapagsaluhan namin ang kapayapaan at galak sa iyong kaharian kung saan nabubuhay ka magpakailanman. Naway ang liwanag at kapayapaan ng sanggol sa Bethlehem ay mapasa inyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayin tayo ng handog ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito ang Kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, papapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin. At pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Sa liwanag ng tala o Diyos ng sansinukob, pinatnubayan mo ang mga bansa sa liwanag ng daigdig. Naway kami na nakasama at nakasalo mo ay maging hudyat ng ilaw at kapayapaan sa ating mundo na nagdidilim sa karahasan at tigmaan. Kasakiman. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiluod po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin ng misyon. Diyos samang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat, sa mga makasalanan, dukha, inaapi,
may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin. At siya'y nabuhay na mag-uli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Ang Espiritu Santo ay sinugo sa mga apostol upang ang gawain ng iyong anak ay maipagpatuloy at akayin ng lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat. Dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mo na sa nakalipas na 500 taon, marating na mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay, sa aming kasaysayan bilang iyong simbayanan. Ang pananampalataya rin ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabi nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus sa mundong winawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklurin nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu nang maihatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marubdob na paghahangad na makatulong sa iba. Namanampalataya rin sa Panginoong Jesus upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalaya nawa kami ng panalangin ng pinagpalang ina, ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya. Ang matibay na pagmamahal at pamimintakasi sa mahal na ina, ang humubog nawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus. Laging handang maisugo at maging masunuri sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo, na nabubuhay at nagahari kaisa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pang lahat para sa ilang pangunawa. Patuloy pa rin po ang Christmas Fun Drive na pamaskong halaman ng pamilya para sa parokya, para sa social service programs ng Malata Church at sa pagbubuo ng herbal garden ng parokya. Ang pamilya o individual ay maaaring makabili ng mga halaman o seedlings sa pasyon ng simbahan at ang mga ito ay maaaring iuwi sa bahay o iwanan at isabit sa nakatalagang lugar sa parokya. Ilalagay ang mga pangalan ng mga bumili sa mga pasong isasabit sa harap ng simbahan. Maaari rin itong kunin ng pamilya o kung di naman, maaari nilang ibigay sa parokya at itatanim ng mga ito sa kapaligiran ng simbahan. Puntahan lamang po ang booth sa pasyo para sa makita mga halaman. Mayroon din pong mga pinagbibiling parish calendars 2021 at imahe ng Nuestra Señora de los Remedios. Pinagdiriwang ng Quiapo Church ang dakilang kapistahan ng Poong Nazareno sa 9 na Enero, Sabado, sa paghihikayat ng Archdiocese ng Maynila sa panahong ito ng pandemya. Ang ating parokya ay magkakaroon dito ng 3 masses sa 6, 7, at 8 ng Enero, sa ganap na 6 ng gabi. Magkakaroon din ng misa sa mismong araw ng pista. Ito ay upang mabawasan ang mga debotong pupunta sa Quiapo Church at maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Inaanyayahan po ang lahat, lalo na mga deboto ng Poong Nazareno. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko tayo at
humingi ng biyaya ng Diyos. Tinawag tayo ng Panginoon mula sa kadiliman tungo sa kahangahangang liwanag. Naway matamo natin ang kanyang kabutihan at pagbabaspas. Amen. Sapagkat tayo ay tagasunod ni Kristo, naway magsilbi tayong, tayong ilaw sa ating mga kapatid. Amen. Sinundan ng mga pantasang tala at kanilang natagpuan si Kristo na liwanag mula sa liwanag. Naway inyo ding matagpuan ng Panginoon hanggang sa katapusan ng inyong paglalakbay. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at maging saksi sa liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.